Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ginang Maribeth D. Soberano. Halina't tuklasin natin ang mga bagong kaalaman sa araw na to. Ang ating aralin ay mga estratehiya at takbang sa pagsulat ng balita. Ang ating layunin sa araw na ito ay nagagamit ang iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng idea sa pagsulat ng balita. Mga hakbang at estratehiya sa pagsulat ng balita. Pagsulat ng balita. Ito ay isang kasanayang dapat matutuhan sapagkat nagpapayaman ito ng talasalitaan, nagpapalawak ng karunungan at nagbibigay ng impormasyon sa mga mambabasa. Mga iba't ibang estratehiya sa pagsulat ng isang balita. Napanood na pangyayari, nabasa na impormasyon at interview sa isang kasangkot. Mga salitang ginagamit sa pagsulat o jargon ng isang pamatnubay na balita. Pinangunahan, itinalaga, itinanghal, itinaguyod, pinadapa, nilargahan at humataw. Mga uri na mga balita. Una, paunang balita. Ito ay nagbibigay ng paunang impormasyon sa mangyayari sa isang event. Ikalawa, balitang di inaasahan. Ito ay isang ulat na hindi inaasahang mangyari tulad ng paglubog ng barko. Ikatlo, balitang itinalaga. Ito ay batay sa ibinibigay na paksa o assignment na isusulat. Halimbawa, araw ng kalayaan. Ikaapat, balitang panubaybay. Ito ay isang ulat na kasunod na pangyayari na naunan ng naiulat. Halimbawa, basketball ng PBA. Ikalima, balitang kinagiliwan. Ito ay balitang palaging nagaganap ang pangyayari. Regular itong nangyayari. Halimbawa, sona ng pangulo. Pag-uulat sa bar exam. Mga hakbang sa pagsulat ng balita. Una, kailangang unahin ang mahalagang pangyayari at ito ang ginagawang pamatnubay o lead. Ikalawa, sundin ang pabaliktad na piramid sa pagsunod-sunod ng mga pangyayari. Pinakamahalagang pangyayari, ikalawa sa pinakamahalagang pangyayari at iba pang detalye. Ikatlo, pumili ng salitang ginagamit sa pamatnubay o jargon upang makatawag pansin sa mambabasa. Nasabat, binatikos, pinangunahan. Paglalahat. Tandaan, sa pagsulat ng isang balita, huwag paligoy-ligoy, iwasang maglagay ng sariling opinyon, pawang katotohanan lamang ang isusulat at siguraduhin na ang mga alitang isusulat ay walang kinikilingan o no bias. O mga mag-aral, naway naintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na to. At kung hindi pa, ay maaari mong balikan ang mga nasusulat sa iyong module. At kapag naintindihan mo naman na ito ng lubusan, pinabati kita. At ngayon, maaari mo nang sabutan ang mga pagsasanay sa iyong module. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Naway marami kang natutuhan sa araw na ito. Muli, ako si Ginang Maribeth D. Soberano na nagsasabing ang edukasyon ang susi sa iyong tagumpay.